Technical talaga siya. Pagkakakilala ko sa kanya, technical siya, malalim. Magaling din siya umanap ng angulo. Kailangan ngayon mas gigil, mas preparado. Di ako nagtrabaho nung buong binigay sa akin yung battle para bumuhos dito. Tulad na sinabi ko, bigay natin lahat kasi andito na tayo eh. Todo natin to. Lahat ng kaya ko, bibigay ko sa'yo kahit maiksi lang yung preparasyon nating dalawa. Sana bigay mo rin yung todo mo. Galingan mo ngayon. Alam ko, kayang-kaya mo ibuhos lahat yan. Sagarin natin, tol. Pabilibin natin yung crowd ngayon ng FlipTop. FlipTop, Bwelta, Balentong 7, Day 2. Nandito pa rin sa 2060 pa rin. 25 championships na si LeBron James. Kaya mag-ingay tayo para sa unang laban ng gabi. FlipTop, mag-ingay. Sa kanan ko, galing pang QC para sa inyo. Mag-ingay tayo lahat para kay Bonet. Huli na mga lumapas na sa banal na may larangan tapala sa nangal. Walang kawala, lamunin ang kalupit ang utangan ng supa na kawasakat sa muli kong pagsakmal. Mula sa pagkapanatag ang diwain na bagabag na tahas ang inilatag malagim na kasulatan sa lamin na kahalangan. Letrang wala pa kundangan tumawid sa kabanalan ng sagrado talata. Atatada ng paglatala pagkatan ang kawasakan ang akda na lagda na kawakas ang kapalaran ng banta na malawak ang bagabaga papagapang mga barang walang awa malabala na halak. Nabati ko lahat ng taga norte, solido pamilya doon kong kapalya. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Lemi. Dumating yung panahon na nalimutan. Madali ka na lang daw na maubusan. Palakpak sa tenga tila naubusan. Mga bago sa mata tinututukan. Nagbago yung tunog na gusto nila. Inisip doon ay lumubog ating musika. Pero bigla ang kumatok at tagunita. Evolusyon na sumunod kung ano sila. Yo Lemi, Remalaya, Poema, Motos Production, yun. Shoutout sa Hustle Ground, sa Chill Clothing, sa Street Marks kay Boss G, sa Nating Batnet yun. Shoutouts palagi, Motos Production. Nanalo ng coin to si Bonet, pinili niya mauna si Lemi. Tig 2 minuto dapat, painggan natin, unang banat, Vuelta Balentong 7, Lemi. Nung huling laban, lagpak. Pero pinag-aralan na mabuti. Akin tinago yung palpak para hindi na ako malugi. Sa aking bagay sinalpak ang mga bara ko at multi. Para paglabas muli ay tsak na lulusot sa taga QC. FlipTop game? Yeah! Ito ba yung pandayo ng Quezon? Pwes pasukin mo yung east. Nang malaman mo na sa amin walang labasang mabilis. Lahat doon nangangagat. Pati batang babae mabangis. Tapos nasa amin pa yung capital. Kaya sa inyo inalis. Kasi yung lugar nyo malawak ng sobra. Pero walang harang na tuso. Yung lugar namin parang Mendiola. Pag Mayo a uno yung lugar nyo, simple at banayad. Yung lugar namin sa ulo mo merong replay. Bago ka umapak. Yung lugar nyo, yung lugar namin sa ulo mo may replay. Bago ka umapak, bawal pa-easy-easy doon. Tipong sinulat kagabi tapos ibabanat ngayon. Flip side reference. Oh, ang daming nagulat nun. Nagmukha kang magaling pero sa akin sablay yun. Talagang tamad ka lang magsulat. Kaya ka dumampot doon. Kasi yung round 3 mo nung uli, interview niya, tinugma mo lang yung dulo. Di mo naman kinopya masyado. Kinuha mo lang yung punto. Nakakuha ng autograph sa kanya. Kaya yung linya naging solido. Kung walang flip side nun si Kuya Luns, di wala nang bobonet-bonet dito. Kaya lang pa yun. Tsaka sabi niya nung huli niyang laban, ikaw yung may Leon sa pangalan.
pero ako yung lalapa sa'yo ngayon. Ah, ganun? So sa akin, ako yung baboy. Pero ikaw yung maliletson kasi arsonista yung linaban dito sa mama. Yung sunugan, pinag-apoy. Nanunog ako ng tala yung bahay katay. Kahit talo eh, pinili kong mahasa. Kaya nga ikaw maliletson sa aking itakat baga. Pero tama na, seryoso tol. Mapunta tayo sa noo mo. Parang dumadami na yung buhok. Anong sikreto mo? Dahil ba nag-quarantine? Kaya dumadami yan ng slide? Sa bagay, nung nag-lockdown, cancel lahat ng flight. Tanginang noo kasi yan eh. Ubod ng lapad. Hindi naman niya pinagbibintangan. Bakit lagi nagpapaliwanag? Sumali daw sila ng Pinoyhenyo nung uli, natalo. Kasalanan daw nito ni Imaw. Sabi nung kaampi niya, paano daw mababasa yung nakasulat? Eh, noo mo naninilaw. Pero dahil mabait ka, tol, bibigyan kita ng bonnet. Sakto yan sa iyong pangalan. Takpan mo yan noo mo, masyado akong pinapasikatan. Tayo muna barat, bonnet, pahingan natin. Puro lugar yung binibida. Gago, di mo kami mabibilog. Oo, yung lugar nila yung may pinakamabaho na ilog! Ano? Boss Arik! Bad trip! Lokohan ba to? Pagkatapos ko sa cricket, binigyan mo ko ng baboy ramo? Mga hayop kayo! Baboy, ano bang nakakatakot sa'yo? Pwes sisikmuraan ko to pagkat bad trip ako. Hindi ko titigilan hanggang sa masuka tong gago na to. Lahat ng suka mo, ipapalamong ko sa'yo. Nang sa ganon, baboy, malaman mo na mas baboy ako! Pagkababoy mo, literal. Pagkababoy ko, lirikal. Pagkababoy mo, halata na sa sarili. Pagkababoy ko, nawawala na sa sarili. Kaya paano tayo nagawang pagtapatin? Kung ako mahilig sa barang malagim, ito sa tapaking. Trip ko, hardcore at murder. Trip mo, hotdog at burger. Real talk, ikaw ang pinakagutom na rookie. Alam yan ng lahat. Di ka nawawalan ng baon na fish cracker sa bag. Kaya durog yung pagkain pag ito'y nangangata na. Samantalang biyak bungo sa akin pag ako yung nangata na. At kampiyon ka daw ng Pasig. Kampiyon siya ng doble. Kampiyon sa rap battle at paglamo ng forte. Pwes alamin mo kay Unico na tayo'y may pagkakapareho doon, pre. Pagkat ako ay kampiyon rin na lumalamon ng mga kampiyon sa Norte. Kaya ito'y lamon sakin. Mukhang baboy. Uulamin ko ngayon. Chibog tong kampiyong malakas lang kumain sa malakas kumain ng kampiyon. Kaya malamang makuha ng mga hurado pag sinabi kong di ka kasya sa kotse. Pagkat hinusgahan kita kasi nga nasa korte. Ano, luma? Gasgas yung paandar? Lahat yun direkta lamang sa'yo, par. Di mo nakuha? Ikaw lang ang laman, o dibat? Paanong hindi gagasgas yung laman mabigat? Time, pangalawang banat, Lemi. Pahingan natin to. Sa batch daw namin, ako yung pinakagutom. Narinig niyo yan? Yeah. Tanginakain ka ngayon! Nung uli, nang hold up kami ng bangko. Parang pelikula yung concept. Kaso, paglingon ko si Boss Arik yung polis. Anak ko ng potek. Sabi niya sa akin, bata tos ka na. Huwag ka na mag-comment tapos seryosong binulong. Tanggalin mo na yung bonnet! Woo! Oo, Brad! Pinapatanggal ka na niya! Di ba sabi mo, tawagan ka pag may patutumba? Di mo alam, setup pala! Tangina, tawagan! Ito na ba yung bagong gunman dito? Tarantado, di ka kailangan ni Sir, kagrupo nun yung merong gatilyo. Tsaka nung pumatay to, puro saksak, yun na yung patunay na linya'y puro wak-wak. Di kaya nakarangan ng yung puro saksak yung pag-atake ko sa round dahil dumadak-dak. Wala bang pumalakpak? Hala, sige, halakhak. Pag plinano to ng todo dito, pumapalpak. Pag ako
ako yung pumukol, siguradong swak chat ito ay Lakers dun sa Heat dahil tumatambak! Woo! Pero wala daw eh sa game tong baboy. Kaya madaling talunin ng Percept. Nakakahilo yung galawan. Parang na-sting ka ng hornet. Walang eh, yung baboy. Nakakahilo yung galawan. Di nakuha yung content. Ako'y sa B-boy, nag-headspin, pinaikot-ikot ko yung bonnet. Gusto nyo na sample? Sample o game? Sample? 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 Yan yung gusto ko, binubuyo. Nakita mo gano'ng kagaling magpaikot? Pati yung crowd na uuto. Kasi feeling niya, yung linya niya, parang barikada. Hindi magigiba kahit na mabundol. Eh paano ka magkakaroon ng barikada sa linya? Eh wala ka namang crowd control. Puro lalim tang ina. Putrip to sa akin. Kaya nga ako tumaba, men. Di balanse, kinakain. At saka, kung lalim mo pag-uusapan, di ako magkaatubili. Paano mo ako malulunod sa lalim mo? Eh, hindi ka naman si. O, tinalo ako nun. Nung batang maliit, ano to sir Arik trip? Pagtapos nung bata, gurang yung kapalit. Kasi tong B, wala tong hype. Parang rapper na walang mic. Kaya wasak sa akin yung B-side. Parang bumalik tayo sa Bwelta Balentong 5! Time follow ang Bonet, Bonet, pahinggan natin. Mataba ka lang tanga! Huwag kang magpakabibo! Alam ko ka grupo niya yon, pero hindi mo ba naisip na hindi puputok yung baril kung walang kakalabit sa gatilyo? Ha? Gago! Sinong niloko mo? Ha? Bilog ka lang, kaya napapaikot mo sila. Mamaya, mamaya sa laban natin, tanga, lulubog ka na. Round 2 na, Lemi. Kaya, malaman sa malaman na matauhan ka pag ako'y narinig na bumuga ng ganito. Simula pa man na mahawakan ng panulat at ilapas sa papel ang mga barang binuo, kuwat binuod kahit na walang tunog. Dama mo merong hilawag at tila nakapaloob. Pagkatakatotohanan na aking mga nakalabit kung hindi man nabuwang, nalibin ng paloob. Tinanggap na malugod na katapusan. Gara pala ka durog, bagwakasan. Paano mapapalubog, di matumbasan. Mandirig mo nalulung sa kabangisan. Teka lang, ano ba talagang palagay mo? Lalapatan ko lang to ng mga barang ganito. Simula mo na malaman na wala-walang hanggan na kalupin na tarangan mula paglapag ko. Ano, Lem? Kaya pa. Nakikinig ka pa lang, hinihingal ka na. Pero seryoso. Seryosong usapan. Di ba dati, yung mga kanta mo, makabayan? Nung nauso yung hardcore, nagsimulang maging siyang twistero. Nung nauso yung labsong, nagsimula kang maging labsongero. Wala namang masama dun pero, bakit mamin? Nung nauso yung trap, nagtatatrap ka na rin! Sa madaling salita, nakikiuso ka lang. Oo, sa siga ng iba, nakikiuso ka lang. Gusto mong magpaliyab? Magpaningas ka, boy. Kung gusto mong lumiwanag, gumawa ka ng sarili mong apoy. Gusto mong marating yung tagumpay, pero sumusunod ka lang sa kung kaninong maliwanag na sapatos. Tandaan mo, Lem, na lalo ka lang lumalayo kapag sumasabay ka lang sa agos. Ako? Wala pa sa tagumpay, pero sinalubong yung daluyong kaya malamang makaahon. Pagkat naniniwalang walang mahusay na mandaragat ang hindi kayang sumalubong sa alon. Round 2 pa lang, pero pinakita ko na pinagkaiba natin, Lem. Alam kong pareho tayong nagtanim at alam kong nagsipag ka rin. Ang diferensya lang, nung dumating na yung unos, nagpalit ka ng binhe upang sarili sa gipin. Habang ako, sa gitna ng unos, nagpapatuloy pa rin. Pinalaki ko, pinagyabong, lahat ng sinimulan kong tinanim. Habang ikaw, pabago-bago, kaya wala kang nagyamang galing. Dun pa lang, malalaman mo na hindi tayo magkasing. Pagkat minahal ko lahat ng sinimulan ko, samantalang ikaw, mga obra mo na mismo ang nagsasabing lahat ng sinimulan mo sa larangang to, di mo kayang mahalin. Wala kang pagmamahal sa sining, gago. Tayo muli ba na at Lemi, pahinggan natin. Tong match, di pwede best. Sa aming batch, siya yung very best. Tapos ako'y may lack of confidence at nagpe-fail pa every test. Pero palpak ko'y inalis kaya swap pati sa stress. Ako'y pupukol sa dulo, Mr. Clutch, parang Jerry West. Ano brad, anong akala mo? Mauulit pa yon? Na parang deja vu? Well, fuck you! Ako'y pinabalik para bumuelta ni Sir Sin Chansu. Doon sa dugong kabalyero na sablay ko mag-isip. Tumanda kang tanga-tanga, para kang si J.R. Smith.
Di marunong magpas. Si Ungas, tanggap naman. Oras niya na pala ngayon, di lang siya tumitingin sa orasan. Kasi wala kang dulot na matino. Kaya pag ikot na tuldukan, lahat ng bara mong maganda sa akin pipe pagkadagan. Oo, sinadya akong baliktarin at guluhin ang mga letra hanggang nakita kong may bonet yata na babaliktad sa bitbit kong bayoneta. Sabay kabit sa riple, ganong kasimple, tutok maigi, bang, sabog ka din pre. Kasi pag siya daw sumisindi, dinamita, sabog buong pamilya. Pag ako sumisindi, di nakikita. Bombang galing China, mawawalan ka lang ng panlasa. Lalagnatin, uubuhin, kala mo simpleng sakit lang? Yung COVID, parang pag-estimate mo sa akin yun eh. Kala mo simpleng lagpasan? O parehas tayong bago wala pang views, di may headline to sa news. Pero ako'y papasok kahit mabagal. Malahar din kahit slow mo lang yung moves. Hindi ko na kailangan maipagsabayan sa ampasan ng ratratan. Kung kaya ko naman mag-iwan ng classic sa tanghalan kapag lumalaban na parang bagsakan. Pero si Tanda, hindi na kaya yon. Nakita niyo rumatrat siya. Sinubukan mo pang testingin, mamaya magiging TF mo, Ventolin. Pero marami daw tayong matutunang aral sa matanda. Inyong sabi sa inuman, ah kaya naman pala ikaw yung napulutan kasi nung mga talo nung huli, ako'y natuto na. Di mo na ako malalagyan ng kawayan sa gitna dahil kawayan ay pinasok hanggang kawayan magiba. Kaya ngayon linyang iniwan malakas at maganda tang ina ka, ikaw na magkalat ka na. Malakas daw at maganda, pero siya yung nalamog. Gago, granada ako, subukan mo kung pulutanin yung bunganga mo, sabog! Ha? Tanga, luto ka na. Kahit yung show, hindi cooking. Yung mga binitawan mo, gago, ang boring. Walang malupit na punches lahat sa ending. Obvious naman, nakita nyo yung mga reference ng ilam lang ng suntok sa trending. Pero diba, X ka kay Sequence. Di ka nakasunod. X ka rin kay Ace. Iniwang kang sunog. Malamang X ka na rin sa akin. Di pa ba nakatunog na saktong fit ang triple XL sa mata ba bugok? Oo, bugok ka! Bobo, walang utak, eng, eng! Sobrang bobo mo, gusto mo nga bulin yung standing ni Lil Wing. Tapos nagbalak, nabanggain ako! Eh, iniiwasan nga ako nung huling tumalo sa'yo! At speaking of tumalo sa'yo, di ba sabi mo, ikaw ay may built-in salbabida at siya yung unang malulunod? Chong, napakaangas! Ayun, yung built-in salbabida niya, binutas lang nung matalas. Ayan kasi, nauuna yung hangin na itong si Ugok. Kaya nung yung hangin sumingaw, itong mabigat lumubog. Oo, mabigat ka daw. Yan ang sabi nila sa akin. Mabigat ka daw kaya kalaban, kaya tanong sa akin kung kakayanin to. Tugon ko'y paano di makakayanan? Di ko naman bubuhatin. Kakatayin ko! Kaya putol sa dalawang paa, wala ka ng sunod na lakad. Putol sa yung magkabilang kamay na pulsuhang hindi pinalad. Putol sa magkabilang binte sa sabungan ikaw ang bihag. Sabay wasiwas ng palakol sa yung magkabilang balikat. O di mo nakuha? Balikan yung linya ng lubos maunawaang balikat, hati-hati na! Ngayon nagkalat ang parte. Naging dumi sa ligang to. Dumi sa ligang to. Dumi sa ligang to. Kala mo nakalimutan ko! Buo pa yung ulot katawan! Nahahatulang ko! Kaya ikay idadapa! Saksak ng 13! Sabay ka sanang mahaba! Tutok sa bunbunan mo! Brrrr! Ganun ako maglinis ng dumi. Pinaliliguan ko! Kaya tapos na to! Oo, tapos na to! Kaya boss, tinapos ko na to sa oras tulad ng napag-usapan natin. Sunod mo na lang yung bayad tapos kontakin mo ulit ako kung may papatumba ka pa sa akin. Time, FlipTop again para sa namin yun! Bwelta Balentong 7, Bonet vs. Lemi, maging ace pambeses para sa kanilang pareho! Solid yun! Aboto ng Urado, 5-0, maging ace tayo lahat para kay Bonet! Shout out to Lemi! Judges!
Bati lang, sir. Okay lang. Oh. Binabati ko nga pala yung mga tropa ko tsaka condolence sa Laguna family. Ayun na, binoto ko si Bonet. Close naman yung laban, pero kung usapang performance, mas okay yung pagtatanghal ni Bonet, tsaka malinis. Tapos, yung mga laro din, tsaka yung mga angulo na ginamit, okay yung kay Bonet. Kaya nakuha niya all 3 rounds. Eh po, ayun, kay Bonet, actually close papuntang third yung pinaka deciding factor, pero shoutouts kay Lemi, ang ganda ng rhyme schemes, yung mga wordplay andun, pero nag-lack sa confidence sa first round. Ayun, kita mo na parang nangangapa pa, at pero na-pick up niya yun, pero first round kay Bonet, second round kay Lemi, pero doon niya na-pick up yung confidence, at medyo yung downside naman kay Bonet doon is yung medyo nahaba yung rapidity scheme niya, and I think ko naging factor siya, pero coming to the third, yun siguro yung pinaka deciding factor. Ang ganda ng last round, yung fake choke, yung paano yung conclusion ni Bonet doon, and ayun, maganda yung tapos overall ni Bonet. So Bonet, sequence sa round 1 kay ano yun, kay Bonet yun, napaganda ng rhyme scheme niya. Sa round 2 binigay ko kay Lemi kasi ano, mas maganda yung ano niya, punches niya tsaka yung content. Maganda rin yung flow ni Bonet. Tapos yung sa round 3 binigay ko kay Bonet yung talaga yung nag-edge sa kanya, kaya 2-1 sa battle na to, boto ko si Bonet. Yo, crippling nga pala. Binoto ko si Bonet kasi round 1 kitang-kita naman natin kay Bonet yun, yung sa deliver pa lang, pero yung lines kasi ni Lemi, ang ganda ng mga lines niya, kaso parang kulang siya sa deliver kay ano naman, kay Bonet naman sobrang solid ng deliver tsaka yung lines. Tapos sa round 2 kitang-kita naman natin, iniwan ni Lemi si Bonet kasi nandito na eh. De Bonet, ano yun, Lemi yun, round 2 kitang-kita, panoorin nyo na lang. Sa round 3, tinapos na ni Bonet si Lemi. Sobrang lakas ng mga lines na yun, lalo na nung nilinis niya si Lemi, kitang-kita ako, ang dumi ni Lemi. Marshall, first round, binigay ko kay Bonet kasi medyo nangangapa pa si Lemi. Tapos second round, nasolidan din ako sa concept ni Bonet, kaso nga lang medyo kinain ng speed rap niya yung buong round. I mean kalahati ng round. So medyo mas dumami yung puntos ni ano ni Lemi doon. So second round kay Lemi, third round consistent na si Bonet, tapos may mga rebuttals pa. So 2-1 Bonet. Yung nangyari kanina, digdigan talaga. Kung anong bigat nung binabato ko, ganun din yung bigat nung ano. Hindi ko alam sino man nanalo talaga. Hanggang sa dulo dun, question mark sa akin na kung panalo ba ako, panalo ba siya. Pero panalo siya eh. Ito yung laban na ano, masaya ako kahit natalo ko kasi talagang buhos sa buhos. Yung in-expect ko sa kanya, ibibigay niya kung gano'ng kalakas, gano'ng kalakas. Tapos naibigay ko rin lahat. Hindi ko inaasahan na mag-exceed siya sa expectation ko sa battle namin kasi sobrang lakas ng presence ni Lemi. Siya yung nauna eh. So nung nandahil doon, dahil sa presence na pinakita niya na yung sa akin tsaka sa aura niya, nagigil din ako, lumabas din yung aura. Sobrang solid noon, hindi ako masabi. Pinakamalakas na laban ko yun para sa akin. Bale, palabas na sa Spotify yung album ko. Inayos na namin yung M-Site, pero bago yung maglalabas muna sa music video, promote ko lang Apoy, produced by Christian Beats, Motos Production. Kasama ko si Madge, doon sa Anta, ayusin lang namin, tapos release namin. Tapos album na yung kasunod sa Spotify, sa lahat ng digital platform. Pinaplahan siya pa kasi namin lahat eh. Ayoko muna sanang sabihin para sorpresa lang. May mga kasama sa ilang Anta, may mga collaborations din. Focus talaga sa music, tsaka kung sakaling magkaroon na ng ulit ng susunod na battle, mas gagalingan ko pa. Yan, maraming salamat. Pasensya na akong talo na naman, pero ito, kahit talo, promise, sulit tong battle na to. Thank you sa pagsuporta niyo sa akin. Sa mga nanonood sa akin, sa mga sumusuporta, alam ko sa ngayon siguro konti pa lang kayo. Maraming salamat sa inyo. Dun sa mga hindi rin sumusuporta, okay lang din. Siguro hindi ko pa nahuhuli kung ano yung kiliti nyo, kung ano yung gusto nyo. Pero pipilitin ko, susubukan ko ang gawin yung pinaka-best ko sa kung sino ako. Kung hindi nyo talaga ako tanggap, wala akong magagawa doon. Basta ako nagpapakatotoo lang ako kung sino ako.